Noong September 29, 2016, isang balde ng ginto na may halagang $1.6 million o 82 million pesos ang ninakaw sa kalye ng Manhattan sa New York ng tanghaling tapat sa harap ng maraming tao at nakuhanan pa ng napakaraming CCTV. Sino ang taong nagnakaw? Paano niya ito nagawa? At paano niya ito natakasan? Yan ang napakagandang kwento na ating tatalakayin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Yeah! Ang taong gumawa sa pagnanakaw na ito ay si Julio Nivelo. Ipinanganak si Julio sa isang mahirap na lugar sa Ecuador. Noong 1989 ay pumunta siya sa Amerika para subukan ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng ilegal na paraan. At dahil sinundan niya ang kanyang mga kaibigan, ay agad siyang napadpad sa New York City. Dahil walang mahanap na matinong trabaho, ay pinasok niya na lang ang pagiging magnanakaw sa mga kalye ng Manhattan at Brooklyn. Ang paborito nilang nakawan ay mga naka-standby na truck sa kalye na may dalang mga merchandise para sa mga electronic shops at supermarket sa New York. Dito ay nahasa si Julio sa mga modus ng pagnanakaw. Pero ayon sa kanya, ay hindi siya gumamit ng karahasan para lang kumita. Kung ano-anong mauutak na pamamaraan ang kanyang ginamit, gaya ng pagpapanggap na nabangga, para lang masalisihan ng kanyang mga kasama at madekwat ang mga merchandise na dala ng mga truck. Kasama rin dyan yung pagkausap ng matagal sa mga driver ng truck para mawala ang atensyon sa merchandise sa likod. Sa kanila ito pipitikin. Teka. Parang pamilyar ang modus na ito sa Pilipinas, ha? Sana pala, naisip ni Julio noon na mag-recruit ng Pinoy na bihasa sa estilong ito. Triple sana ang lagi nilang kikitain. Dahil sa laki ng kita ng kanilang mga operasyon, ay nahilig si Julio sa marangyang buhay. Di na siya umaalis nang hindi nakapustura at nalulung rin siya sa babae, alak at sugal. Pero kahit maraming chika babe si Julio, ay umuwi siya sa kanyang fiance gabi-gabi na talagang mahal na mahal niya at ipinagkakatiwala daw niya rito ang kanyang buhay. Noong September 29, 2016, habang naglalakad sa West 48th Street, Manhattan sa New York, ay may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hinihintay sa buong buhay niya. Isang armored truck na may dalang mga itim na balde na nakaparada sa kalye. Ano ang laman ng mga balding ito na ikinasabik ni Julio? May laman kaya itong mga mamahaling brief? O di kaya mamahaling alak? Ayon sa usap-usapan sa hanay ng mga magnanakaw sa New York, may laman daw itong gold flakes na napakalaki ng halaga. Kaya sabi niya sa sarili niya noon na ito na raw ang matagal niyang hinihintay sa buong buhay niya at matagal na niya nang pinaghahandaan. Pag nagkataon, ay maaari na siyang huminto sa pagnanakaw at mamuhay ng sagana sa isang pribadong lugar. Habang tahimik siyang nagmamasid sa gilid ng kasada, ay agad niyang napansin na dalawa lang ang gwardiya na kasama sa armored truck nung araw na yun. Normally kasi apat ang kasamang gwardiya dito. Kaya lalo siyang na-convince na ito na talaga ang chance of a lifetime niya. Sa sandaling umalis ang isang gwardiya para pumasok sa tindahan na pagdadalhan nila ng mga balde, alam na niya na kahit anong sandali ay kailangan niya ng kumilos. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagmamatsyag. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang umalis ang naiwang driver sa bandang likuran ng armored truck. Kinuha ang cellphone sa harap habang iniwang bukas ang likod. Kaya sa isang iglap, ay sumugod agad si Julio para kunin ang isang itim na balde na naiwan lang. Sa estimate niya, kailangan niya itong magawa sa loob ng 10 segundo, kundi babalik na ang gwardiya at baka mahuli siya. Alam ni Julio na bakal ang balde, kaya kapag hinila niya ito, kakaskas ito sa likod ng truck at mag-iingay. Kaya ingat na ingat niya itong binuhat gamit lang ang kanyang lakas. At di niya inaasahan na sobrang bigat pala ng balding ito na parang 10 beses ang bigat sa kanyang inaasahan. Kahit hirap na siya sa bigat ng balde, ay kalmado siyang umalis na bit-bit ito habang humihinto bawat 50 meters para lang magpahinga. Nung bumalik ang driver, ay nakalayo na si Julio na di man lang nito nahalata na nabawasan na pala ang dala nilang mga bakal na balde. Nung narating na ni Julio ang 5th Avenue sa New York, mga 3 kanto simula dun sa truck na pinagkuhanan niya at nakita niya walang sumusunod sa kanya,
alam na niya sa kanyang sarili na kung ano man lang laman ng balding yon ay tsak sa kanya na. Nagtataka siya bakit tila ang laman ng balde ay napakabigat at gumigewang-gewang sa loob habang naglalakad siya, kung gold flakes lang ang laman ito. Kaya pagdating sa kanyang tinitirhan ay agad niyang binuksan ang balde at laking gulat nang makita ang dalawang malalaki at makikintab na bars ng ginto. Pero hindi daw siya agad na-excite kasi marami na siyang nakitang gold bars dati na peke lang at halos kahawig nang nakita niya sa balde. Kaya agad siyang pumunta sa Home Depot. Bumili siya ng electric na lagari at napakaraming blade. At buong gabi ay pinagtiyagaan niyang putulin ng maliliit na bahagi ang ginto. Kinabukasan ay agad niyang dinala ang isang maliit na hati ng ginto sa kanyang kaibigan na nagpapalakad ng black market sa Gold and Diamond District sa New York. At dito niya nakumpirma na ang ginto ay legit at napakaganda ng quality. Kaya agad siya nitong binayaran ng $230,000 o 11.5 million pesos. Dito na pumasok sa kanyang loob ang katotohanan ng naka-jackpot nga siya. Nung sandaling yun ay naisip niya rin agad ng kanyang fiance na kamakailan lang ay nanakawan ng pera sa bahay at naubos ang buong ipon. Kasama rin doon ang pera niyang naipon ng matagal. Sabi niya, sa isang iglap lang ay nabawi niya lahat. Dito niya na nakompute sa kanyang utak na aabot nga sa $1.6 million o 82 million pesos ang halaga ng nakuha niyang ginto. Sa laki ng perang ito, paano niya kaya ito mailalabas sa Amerika? Yun ang tanong niya sa sarili sa sandaling yun. Kailangan niya ng eksperto sa money laundering sa lalong madaling panahon. Agad niya itong ibinalita sa kanyang fiance. Pero nagsinungaling siya na may magpapadala doon sa kanya ng malaking halaga ng pera dahil sa pabor na ginawa niya dito. Nanghingi siya ng advice kung paano nila gagastusin ang malaking perang ito. Ang suggestion ng kanyang fiance, bumili sila ng bahay sa Madrid o sa Barcelona sa Espanya. Kinabukasan, nung babalik na sana siya sa kanyang kaibigan para ibenta ang naiwang ginto sa black market, agad nitong nagduda dahil may mga pulis daw na nagtatanong sa bawat tindahan sa Gold and Diamond District dahil may armored truck na ninakawan kahapon lang. Sinabi ng kanyang kaibigan na di niya na kayang makipag-transaksyon kay Julio, baka madamay siya. Pero may kilala siyang isang Russian na illegal gold dealer na maaaring makatulong. Alam ni Julio Nivelo na nasa pulis na ang kanyang larawan sa dami ng kamera sa New York City. At hindi nga siya nagkamali dahil kuhang-kuha ang kanyang mukha sa mga CCTV na nakapaligid sa lugar na pinagkuhanan niya ng ginto, sa harap ng maraming tao at tanghaling tapat pa. Kaya pag-uwi niya ay agad siyang nagpagupit. Bumili siya ng bagong Amerikana at ikinatagpo niya ang Russian dealer kahit marami siyang pulis na nakikita sa paligid. Sa pag-uwi niya ay bit-bit na niya ang nagbabagang salapi na $1 million. Sa kabuuan ay $1.2 million o 62 million pesos lahat ng kinita niya sa gintong nakuha. Lugi ng konti sa totoong halaga na $1.6 million pero okay lang ito kay Julio. Ikaw, ano ang gagawin mo pag meron kang ganong kalaking pera? Malamang magpapapiesta ka kaagad sa barangay, ano? Kahit nag-isang truck pa ng San Miguel beer at nag-isang lechon lahat ng kaibigan mo sa perang ito, madami pang sobra. Ang problema nga lang, galing ito sa kasamaan. Ang ginawa ni Julio ay binigyan ng $200,000 ang kanyang fiance para makabawi doon sa perang ninakaw sa kanya. Pagkatapos ay nilagay niya ang $600,000 sa tatlong karton ng sapatos. Lahat ito ay tig $100 na papel. Ang natirang $400,000 naman na tig $50 na papel ay nilagay niya sa mga bag ng bangko. Ngayon ay kailangan niyang umalis agad sa lugar na ito at alam niyang paparating na ang mga FBI agents. Kumuha lang siya ng $40,000 at iniwan niya ang halos $1 million sa isang storage locker sa New Jersey. Alam niya kasing walang tsansa na makakalabas siya ng bansa na bit-bit ang ganong kalaking halaga ng pera. Nagbayad siya ng kaibigan para i-drive papuntang Florida para doon na siya sasakay ng eroplano palabas ng bansa. Pagdating sa Florida ay agad sinabi ng kanyang mga kaibigan na may patong na $100,000 ang kanyang ulo, kaya bigla rin siya natakot baka yung mga kaibigan niya mismo ang magsusumbong kung nasan siya. At nasa lahat na ng dyaryo at telebisyon ang kanyang larawan, kaya imposible silang makasakay ng eroplano sa Florida. Kaya nagbago ang kanilang desisyon at agad silang pumunta na lang ng Los Angeles.
may nakapagsabi kasi na may grupo daw ng mga Meksikano doon na tumatanggap ng bayad para mailabas ang sinuman sa bansa sa tamang halaga. Pagdating sa Los Angeles, napanood niya na agad ang head ng NYPD na nagsalita sa telebisyon at nagbabanta na alam niya na ang lokasyon ni Julio at kahit saan ay wala siyang takas sa kanila dahil lahat ay kanilang gagawin para mahuli siya. Kaya di na niya pinatagal ang kanyang pag-alis. Sa tulong ng mga Meksikano ay nailusot siya sa border gamit ang peking pagkatao. Nagrenta pa sila ng mamahaling kotse at nagsuot ng mga Amerikana para magmukhang mga negosyanteng Meksikano na babalik sa business trip galing sa Los Angeles papuntang Mexico. At galing sa Mexico ay nagbayad naman siya ng isang grupo ng tao para makalusot papunta sa Guatemala. Pagdating naman sa Guatemala ay mga opisyal ng gobyerno ang kanyang binayaran para tuluyan siyang makauwi sa Ecuador. Tagumpay, tagumpay! Yan daw ang sabi niya pagkalampas pa lang ng border ng Guatemala papasok ng Ecuador. Pero hindi niya alam ay di pa pala tapos ang kanyang kwento. Agad siyang umuwi sa bahay ng kanyang nanay at pagdating niya doon, nagulat siya dahil lahat ng tao ay nagtinginan sa kanya. Yun pala ay sikat na siya sa mga kapitbahay dahil nasa balita na siya sa lahat ng istasyon ng TV at radyo. Ang excuse niya sa kanila na pagbintangan lang siya na isang simpleng immigration case lang ang nangyari sa kanya. At naniwala naman ang mga ito. Para siyang nabunutan ng tinik nang makauwi sa kanila. At doon ay nanirahan siya ng normal na buhay na walang pag-aalala ng isang buwan. Sandali muna niyang kinalimutan ang krimen na kanyang ginawa at ang malaking halaga ng pera na kanyang naiwan. Akala ni Julio ay ligtas na siya sa kamay ng FBI dahil nasa Ecuador na siya. Kaya kumpiyansa lang din siya, pero siya ay nagkamali. Isang araw, habang kasama niya ang kanyang kapatid para pumunta sa isang gym, ay bigla na lang lumapit sa kanya ang dalawang nakasibilyan na pulis. Tinanong nito ang kanyang pangalan at agad naman niyang sinabi na siya ay si Julio. Ipinakita nila ang kanilang badge sa kanya, sabay tawag sa telepono na nahuli na nila ang suspect. Ang isa nito ay tumawag din sa FBI sa New York para i-confirm na nahuli na nga nila si Julio Nivelo. Agad ipinasok sa kulungan sa Ecuador si Julio. Ngunit dahil walang extradition treaty ang Ecuador sa Amerika, ay nanatili lang siya sa kulungan ng Ecuador. Talagang maswerte itong si Julio. At bukod pa dun, dahil wala siyang record ng kahit anong krimen sa Ecuador at dahil maganda ang kanyang asal sa loob ng kulungan, na-pardon pa ito agad, kaya pagkatapos lang ng isang taon, ay agad itong nakalabas. Ang tanong, nasaan na ang $1.2 million na kinita ni Julio sa pagnakaw ng ginto? Pagkadating niya sa Ecuador, agad niyang pina-turn over sa kanyang fiancé ang pera sa storage box na nasa New Jersey. At hinintay niya itong maipadala ng dahan-dahan sa kanya. Pero isang buwan na ang nakalipas, ay wala pa rin ito. Hanggang naging dalawa, tatlo, anim na buwan, ay wala pa rin. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang fiancé, pero hindi ito sumasagot. In short, niloko siya ng kanyang fiancé, na binigyan pa niya ng $200,000 bago umalis. Isang araw na tumawag siya, ay may ibang lalaki na ang sumagot sa telepono. At sinabing siya nga ang asawa ng dati niyang fiancé. Aray, ang sakit! Ikaw, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Sasandal ka ba sa dingding at dahan-dahang mag-i-slide pababa habang nag-iiyak sa sakit? O sasabunutan mo ang sarili mo at sisigaw ka ng, ang tanga-tanga ko! Kinalauna naman daw dahil naawa siguro sa kanya, ay nagpadala ng $50,000 ang dati niyang fiancé. Tapos minsan ay tumawag naman daw na nasa Ecuador na rin ito, hiwalay na sa kanyang asawa at gusto makipagkita sa kanya. Ang sabi ay kinuha na raw ng pulis ang pera kaya wala nang naiwan kahit isang sentimo. Pero mula noon ay di na raw tumawag pang muli ang kanyang fiancé. Ayon kay Julio, kahit hindi man niya nakuha ang malaking pera, masaya naman daw siya ngayon dahil pinatawad na siya ng kanyang nanay at mga anak. Isang malaking pagkakamali daw yon na matagal niya nang pinagsisihan at matagal niya nang kinalimutan. At ayon sa kanya, pinagsilbihan naman niya ito sa kulungan. Sa tingin ninyo, nagsasabi ba ng totoo itong si Julio? O isa na naman itong paraan para lituhin ng lahat, lalo na yung FBI? Pero ang totoo ay nagkita sila ng kanyang fiancé sa sekreto at talagang nasa kanilang dalawa ang pera at happy ending pala talaga ang kwentong ito katulad nung napapanood natin sa pelikula.
I-comment mo lang ang iyong opinion sa comment section sa baba. Kapag ikaw ang may pinakamagandang opinion kung ano ang nangyari sa pera, ay ipapahuli kita agad sa FBI dahil malamang kasabwat ka sa krimeng ito. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.